nakauwi ko lang from work. So magluto ako ng ano, ng mais. Ando si Habi sa taas nakatulog kasi. Halos kagigising lang. Eh nakahiga ako pagdating humiga ako saglit. Mga ilang minuto. Mga 10 minutes. Sabi ko makapagluto na nga. Although may ulam na, may ano ako, barbecue ribs at saka baked potato. Tapos magluluto na lang ako ng... Ano tawag mo doon? Corn on cob. Ay, si Jermaine. Jermaine, magkaya ka naman. So, ayan. Nag-ahit siya eh. Kumilis ang mukha. Ano mo, ano? Kapal-kapal sa kapag kumagano ka naman. Ako bang kapal ng balbas mo? Ayan, yung buhok ko naman. Magpapaba ng araw siya. Kaso, kailangan mahaba. Tsaka iba na yung ano, buhok mo. Dati kasi yung buhok niya sobrang bagsak. Ngayon, medyo parang nagiging wavy na. Baka magmukha kang babae nun, ako. Sabihin, kamukha kita. Kambalto ko. So, ayan, mag-aan lang ako. Maglaga lang ng mais. Ayan, nagising na siya. Halatang bagong gising. Bakit? Umaga eh. Bigay ni Ate Carol. Bigay ni Ate Carol. Pretzel. Ayun, dapat nga dalaw kami ngayon kay Ate Carol kasi diba na-surgery siya kahapon. Mm. So, nasa ano pa ka siya, ICU. Nangyano raw siya, naka-intubate. Hanggang ngayon? Hindi, wala na. Tinanggal na. So, lilipat siya ngayon daw sa room eh. So, hindi ko alam kung nakalipat na, pero medyo ano pa raw siya. Medyo groggy pa. Kaya sabi ko, sige, kako at bukas na lang. Supposed to be ngayon pag-uwi, dapat diretso na kami darasman. Hindi, nakapag-text na. Oo, pero ano oras na yun eh. Break time ko nata nung nag-text ako sa kanya. Sana tuloy-tuloy na yung ano niya. Paggaling. Niya. So, sabi ko, kung papasyal ka may ngayon, baka mamaya medyo ano pa siya. Yung antok-antok kasi malakas ang gamot eh. Ako nung naalala ko pagka nasa, anong nasa surgery ako, pain reliever, para kang lutang sabog. Eh. Pagka yung nang gamot, tulog ka kagad eh. Malakas kasi yung pain reliever. Eh, dalang ko kasana siya ng ano, makakain. Eh, sakto, bukas na lang pag-uwi. After work, diretso na kami doon. Sana makauwi ako na medyo mas maaga kasi lumalabas ako 6:10. 6:15. Sana makalis kahit 5:30. Ah, sakit likod? Pagod. Pagod. Bugbog. Bugbog. Pero buti nga kanina, maaga silang nakauwi. On time eh. Hindi na nag-OT. Bukas ba? May OT kaya? Alala? Bukas OT kaya? Alam mo. Manood ka na muna. Ayun na yung mais. Sinalang ko na. Ha? Nilabas mo yung halaman? Sala akong mais. Buti okay pa siya. Actually, nung huling grocery pa na. Nung nag-grocery pa kami yan. Kailan yan? Friday? So, sabagay, ilang araw pa lang naman. Tuesday lang ngayon. Dadalasin ito yan. Nanonood siya ng basketball eh. Ano, team mo? Timberwolves. Sabi ko, naka-blue ako. Dallas. Dallas. Mananalo na ba? Matatalo. Kain tayo, guys. Ayan, ribs, patatas, tsaka mais. Mainit pa. Ay. As in, kakukulo lang yan. Mainit yan. Mapaso-paso. Kaso lang, mga ano eh. Timberwolves eh. Mukhang mabibigyan pa ng isang pagkakataon. Ayan, magdidilig lang kami. Kasi nandito yung mga cactus, tinakpa namin. Dahil nga nag-uulan. Tagal na rin umuulan. Eh, ngayon, nilabas ni Habi lahat na eh. Abukas na pala. Kala ko uulan eh. Kala niya uulan eh. Di pala. Nawaumali siya eh. Yan. Kakaantay niya umulan, naabot na ng paglubog ng araw. Ayos lang din yun, parang yun. Pero pag nagdidilig naman daw ng mga cactus at saka mga succulent, kailangan daw ano, hindi siya katanghalian. Hindi yung tirik na tirik ang araw kasi na, para, kumbaga parang yung tubig na dinlig mo, umiinit. Para mong pinakuluan, yung mga halaman. Ayoy pala yun. Bumuka na pala yung tulip. Tanggal na nga yung tulip.
Ang haba nung ano, nung pink na yan, no? Yun, no? Dumadami sila every year, eh. Nalagas yung dilaw, oh. Bagsak. Ganda nito, yung pink. Yung dark na red, hindi pa tumutubo. Parang usually, laging huli yun, eh. Kaya lang, ang bilis lang kasi mawala nung bloom ng tulips. Hindi ba sila masobra naman din ng dilig? Mga succulent naman. Yan ah. Pumasok na kami. Ang lamig eh. Ilang hangin na malakas eh. Pag tanghali, usually pag ganyan, mainit pa rin talaga. Pag tanghali. Pagdating ng mga bandang ano. Pagdating ng mga palubog ng araw. Malapit kagad, mga 10, 11. Biglang lamig. Kahit sa umaga, hindi talaga pwedeng wala ka pa rin jacket eh. Kaya mo kanina. Kapalpasod niya yung jacket eh. Malamig kanina eh. Ano umaga? Malamig pa. Malamig pa ng umaga. Nahagod kami din sa trabaho. Napakadami yan. Tapos mga ano pa. Kailangan talaga ng overtime. Pero buti nga kanina maaga sila naka-uwi. Hindi, kaya nasira lang, kasi yung ano. Kaya lang, sira yung ano, nasira raw kasi. Sira yung spray gun. Yung spray gun kasi namin, solid yung lumalabas nun. Hindi yung basta spray gun. Parang 900. 900 yun lang. Yung pinakaspray lang yun. Tapos, parang nakabot ng almost 2,000 yung pati yung hose. Kasi may mga kinakabit pa kami dun. Parang nakailang beses ng palit yun. Oh, dalawa na. Eh, ganun talaga eh. Kumbaga, parang ano niya. Puhunan nun eh. Kumbaga, bumibigay din eh. Pero araw-araw na gamit. Ganun talaga. Ilang oras na ginagamit yung pangbuga yun. Tsaka kahit nakapatay siya, nagsisirculate pa rin yung ano dun, yung mainit na pintura. Oh, parang hindi maano, di ba? Tuloy-tuloy tumigas. Yung ano. Tuloy-tuloy nagsisirculate. Ayan lang, ayan. Painit na. Yun ang problema pag sobrang mainit. Sobrang init. Ayun nga. Tapos paus eh. Talaga. Ang ano kasi namin, yung trabaho namin, dati kasi, yung mga nagpe-paint, dalawa sila. Dalawa, tatlo. Dalawang pintor. Tapos dalawang helper. Yung helper yung nagpa-patch, tsaka yung nagpi-fix ng ano. Tapos dalawang blaster, tsaka si James, tsaka si James yung ano, diba? Yung may bisor. Inspector, at tsaka may bisor. Inspector, o, tsaka bisor. Ngayon, natira na lang. Dalawang blaster. Ah, bali yung blaster namin na isa, patcher din. So, parang pabalik-balik siya. Tapos isang blaster. Tapos, ako. Tapos yung pintor. Tapos yung bisor. Tapos yung bisor. Lima lang kami. Lima na lang. Kaya, yung ano, doble-doble. Eh, kaso, mainitin yung ulo nung kasama ko na pintor. Parang lagi nagagalit. Ganyan, konting ano, naiinis siya. Gusto niya lagi may katulong. Eh, hindi na po pwede kasi syempre nga, ano nga sila, di ba, kulang sila ng tao. So, mangyayari, nagpa-patch siya, gusto magpipintura din siya, eh, hindi naman po pwede yun. Hindi yun, hindi lang sa pagpipintura. Yung tutulungan siya na ilalabas, ganyan, mag-setup, tapos tatanggalin doon sa pinaka-patungan. Gusto niya lahat may gagawa para sa kanya. Gusto niya lang magpipintura. Tapos, parang sinasabi niya pag ano daw yung ano pangalan nito, medyo may pagka-off din yung pagkakasabi niya eh. Parang yung medyo may pagka-racism yung dating eh. Kaya sabi ko, what did you say? Sabi ko ganyan. Tapos tumayimik na lang siya. Parang nagbago yung aura niya nung sinabi ko ganun. Sabi ko, tell it to me, sabi ko ganun. Tapos ayaw niyang sabihin, tapos sumalikod na, umalis na. Kasi minsan, talagang, ano yung parang nakakasagad din. Kasi hindi lang naman ikaw, hindi lang naman siya napapagod minsan, di ba? Tsaka hindi minsan. Hindi lang siya napapagod, kasi pala naman kayo nang nagtatrabaho. Eh kung ikaw nga, di ka nagreklamo, ikaw nagpapatch, ikaw pagkailangan ng magpipintura. Eh kababalik niya lang kasi, di ba nga, naipit siya ng tubo. So ako yung pumalit sa kanya ng halos 5 months. Ako kasi, lahat gumagawa tsaka, nun. Nung pagbalik niya, nasanay siya nung pagbalik niya, hati kayo sa pagpipintura. Diba? Eh, gaya ngayon, busy. Paano naman gagawin? Hindi naman pwedeng dalawa-dalawa kayo sa magpipintura. Gusto niya mag-ahati kami, tigisa kami ng cart,
Eh kaso, pag nagpa-patch naman, hindi naman siya tumutulong. Ako lang gumagawa. Mm. O, di... Tapos sasabihin niya, pag nagpintura siya, paglabas niya, sasabihin sa akin, di ka pa tapos? Sabi ko, ang dami nitong ginawa mo eh. Paano ko matatapos to? Tsaka bakit? Sabi ko ganun. Hindi kasi ako yung ano, yung timing lang na yan, na kagaya ng iba na hindi sasagot. Bakit? Bakit mo tinatanong? Sabi ko, just do your work and I'll do mine. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi hindi naman ako dapat sumagot sa mga question mo dahil hindi ka naman superior, pare-pareho lang tayo. Mas nauna ka pa nga ako doon actually. For seniority lang eh. Mas nauna siya naging pintor. Pintor talaga siya, nag-apply. Ako kasi marunong talaga ako magpintura nung nasa Korea pa, nagpipintura nga ako ng mga motor sa Pilipinas, mga kung ano-ano. Kaya lang, hindi naman kasi ako yung pag nag-apply ako, alam ko yan, ganito. Kaya ko to. Hindi eh. Kasi so, nagsimula siya, blaster talaga. Oo. Yung, kumbaga, hindi ko pwede sabihin na kaya ko yan, kung hindi ko naman talaga maipuprove sa kanila na kaya ko, diba? Mas maganda na makita nila na pag nandun ka na. Sabi ko, malalabas din naman yun pagdating ng araw. Ayun nga, naman nila. Tapos yung boss ko naman, gusto niya lang, nandun lang siya doon sa computer. Paperwork lang, kaya niya mag-inspect, kaya niya. Kaya pinupush niya ako na mag-aral. Para siya na mag... Para ako nang gagawa ng inspection niya. Eh, kaso naman... Kaya lang, hirap naman nun. Okay lang naman yun kung marami kayo. Eh, kaso nga, kung walang kayo ng tao. Ang sakit sa ulo eh. Kasi, biro mo, yung isa, tutulak ka gawin mo to. Yung isa, hindi niya ini-inspect yung mga tubo. Paano kung gagawin? Sa'yo pa pinapagawa. Paano kung gagawin yun? Eh... Paper, oh Victor, na-inspect mo na ba yung ano? Yung ganito? Naayos mo na ba yung... Pati ba trabaho niya? Ayun na nga eh. Nabusubi. Kaya nakaka-frustrate din minsan eh. Sabi ko, kukunin ko pa ba yung course na yun? Eh, alos ginagawa ko na nga eh. Lahat tapos ginagawa niya. Tapos yun yung paper man nung mga papers. Kasi siya yung inspector talaga eh. Level 2 siya eh. Eh sabi ko, pucha, anong gagawin ko? Eh, siyempre ako, trabaho lang ako, kung ano yung kaya ko. Kaya alam, minsan nakaka-frustrate. Ganun talaga eh. Pero ganun talaga sa trabaho eh. May time talaga na dumarating na mapoprostrate ka eh. Kaya lang, siyempre, at the end of the day, isipin mo na lang din. Hindi basta-basta rin talaga makahanap trabaho. Iba kasi, iba yung ano eh, yung pressure. Kasi daan-daan yung ano, talagang as in daan. Pero may parating kami 600 na tubo. 600 na tubo. Tapos kalahati raw pool stick. Pag sinabi kasi yung pool stick, 60 feet yun eh. 50 to 60 feet. Haba. Ang haba nun. Pero mo, inspectin mo yun by ilang inch. Tapos pag pinipinturahan siya, checkin mo pa rin yun. Isa-isa. Pag iniisip mo, ang dami talaga. Kaya lang, hindi ko na iniisip. Ito na lang yung ginagawa ko para... Kaya ka ngayon, pag tumatawag sa... Pag hindi ako mag-isip, pinipintura ako nila yung mga laruan ko para kahit nandito. Kaya pag tumatawag na, sa akin sa ano, kasi usually, nagtatawagan kami talaga basta dumating ako sa work. So, andun, mag-aano na siya. Kumbaga, magbe-bend na siya nung frustration niya. Sabi ko sa kanya, huwag na masyadong alalahanin kasi pag ginano mo, inalala mo yun, masisira na yung araw mo. So, mas magiging mabigat. Minsan kasi ganun eh, yung dahil sa frustration mo, nahahawaan na yung ano mo eh. Nakakaano. Kaya... Kasi parang gusto mo, ayoko na, sige, tapusin ko na lang. Ginagawa mo na lahat ng ano mo, gusto pa nila yung mas marami ka pang gawin. Bakit hindi nila nakikita na, yung kayo ba, ano ba ginagawa niyo? Parang ganun. Gusto kong tanongin eh, ano ba ginagawa niyo? Ayoko lang mag-away-away kami dun eh, kasi tatatlo na lang kami dun. Tsaka ilan na lang kayo eh, dapat nga, ano na kayo eh. Kumbaga, ako konti lang kayo, dapat solid na eh. Sa totoo lang, di sila, sasabi nila, sabi nga nung kasama ko, sabi niya, kasi kayo eh, kayo maglakad eh, yung parang mabagal daw kami maglakad. Sabi ko, hindi naman sa lakad nakikita yun eh. Sabi ko, yung efficiency nung ginagawa mo, sabi ko, basta alam mo sa utak mo na eto, gagawin ko to, after to may kasunod na, tapos yung gagawin mo next, parang naka-level na yung ano mo, Sabi nga ni nung kasama ko na Pilipino si Bo eh, sabi niya, iba na yung ginagawa mo ah. Biro mo, pag-patch mo nito, ay inspect mo, pa-patch mo,
lilipat ka sa kabila, ipiflip mo yung pinatch mo, tsaka yung in-inspect mo, yung kabilan. Kasi dalawang side yung tubo, di ba? Bilog siya eh. So, yung kabila naman, naka-front na. Bago ko i-flip yun, nilalagay ko na doon sa may, ano yun, sa may pintuan. Para pag walang gagawin na, ano, walang repair o walang ipapatch doon, makukuha na nung, ano, nung yard guys. Tambak na, puno na, nakasalansan na ng crane. Wala, nangyari kasi na, ano eh, masyado silang nasanay nung nawala yung pintor niya, di ba, nung na-aksidente. Habis siguro lang, kaya naman ito yun. Ang daming naka ano sa balikat mo na ano. Daming parang minsan naisip mo worth pa ba yung ano yung sinisweldo mo. Although malaki naman talaga yung ano mo, yung sweldo mo, kaya lang hindi pangkaraniwan, kaya lang. Parang kaya pa ba ng ano mo ng katawan mo? Kaya na pagdating ano eh. Ako kaya pa. Ikaw na sa iyo. Kung gusto mo, ay sari ayaw naman niya iwan yung trabaho. Nakakalibang din naman kasi meron kasi doon yung ano eh yung pag natapos mo isang project parang nakita mo daming tubo, daming nakasalansan, parang ewan ko kung sakit yun o ano. Yung pag nagano ako ng mga tubo pag kinecrane ko tapos pantay-pantay ganyan, nakakatuwang tingnan eh. Tapos pag nagpipintura kayo, maduming tubo, makita mo na nagigis mo. Satisfying. Alam, yung pagod nga. Kaya sabi ko sa'yo, kasi mainis ka, total, gusto mo naman din yung ginagawa mo, hindi mo na lang. Mas maganda siguro niya magkaroon kayo ng parang yung meeting lang, simpleng meeting. Para masabi mo yung hinanay mo, masabi rin nila, pero ano, in a professional way, para masolusyonan. Anong way? Eh, tatatlo na nga lang kami nung kasi, yung mga blaster, wala namang... Yun na nga yun. At least, alam nila na, kailangan ko rin ng tulong, hindi pwedeng ako lagi. Diba, hindi man habang, ano eh, lagi hindi, feeling kasi nung isa, nung nagpipintura, siya lagi. Samantalang nung ako'y nakapwesto doon sa pwesto niya, wala akong, sabi ko nga doon sa mga kasama ko Pilipino, bakit na, tulungan mo naman ako, wala akong sinabihan nun, ginagawa ko lang yun, kaya lang, gagawin ko yun in a efficient way na way ko, kahit na medyo matagal, kasi ako lang mag-isa eh, dapat maintindihan nila, hindi kesa, nila ako pwedeng i-rush. Kesa i-ano, aadaliin mo tapos i-re-re-blast, sayang lang. Yung kasi yung nangyayari dun eh, mamadaliin niya, as in frustrated siya, mapadaliin niya, binabalibag niya ano. Minsan niya, binalibag niya yung ano, yung pipe wrench. Muntik na tumama sa mukha ko eh. Talagang pag nakaupo ako ngayon, binalibag niya sa floor, tumalbog na ganyan. Pag tayo ko, sabi ko, alam mo ba ako na, that wrench doesn't have a mind, sabi ko ganyan. You're the one operating that, sabi ko ganyan. Sobrang galit ko na rin eh. Sabi ko, anong, eh kung tinamaan ako niyan, sabi ko, di ilang araw din ako hindi makakapasok nun. Sabi ko, magkakaproblema pa tayo. Kaya lang, ayoko nung maging problema yan, sabi ko gano'n. Ay, naka. Ayaw mo na. Eh, gano'n na nga lang. Kasi, syempre, gusto mo rin naman magtrabaho, ayaw mo rin naman. Kaya the best way nga niya, mag-usap-usap kayo. Kasi kakayo na nga lang eh. Kung hindi niyo pag-uusapan yan, pare-pareho lang kayo mapoprostrate sa trabaho. Wala. Eh, lalo sabi mo nga, eh, busy-busy kayo. Yeah, busy talaga. Sabi nga, kapag pumasok ka ng mabigat ang loob mo sa pagpasok, magiging mabigat yung buong araw mo eh. Hindi naman mabigat yung loob ko doon sa mga tao eh, doon sa pressure din ng trabaho. Pagdating ko nga na, oh, good morning, ganun nga sila, natatawa na lang sa akin mga yun eh. Kaya nga, ganun maganda rin eh, ano yung sarili mo. Eh, syempre, kailangan mo, di ba, pag na-inspa ako dun, lalo na. Na minsan lang nakakaano talaga, nakakapuno. Kaya, nililibang ko na yung sarili. Normal yun, dumarating sa gano'n kahit naman kami sa trabaho. Tapos makakarinig ka pa ng mga racist na comment na ganyan. Parang minsan, hindi ka na dapat nagko-komento ng ganyan. Tungkol hindi lang sa akin, kundi sa amin tatlo, dahil tatlo kami Pilipino rin eh. Sabi ko, dahil hindi ka na nagko-comment ng ganyan. Hindi na lang siya sasagot, aalis na. Kaya nga, ganun talaga. Ganun ang parte ng ano yun eh, trabaho. Hindi mo na ako tubig. Ma-high blood ka eh. High blood ka. Nanalo ka naman sa basketball eh, okay na yun.
3-1. Masaya ka naman nanonood ko ng basketball eh. Pag nag-champion pa yan, yun na yung pinaka the best na ano na ano? Na basketball game na ever. Kahit sila Jordan o si Kobe from 3-0 nag-champion. Wala pa yata nakakagawa nun. Ano pa? Eh ano pa? Malam ang talo. Next coming yan. Next coming, talo na yun. Ay nako, pagpasadyo na guys, ano lang, nakakwento lang naman yan. Hindi, kami kasi nagbablog din kami para i-share din namin yung mga, ano namin, yung mga buhay-buhay namin dito. Anong ganap dito? Anong nangyayari? Sa totoo lang talaga, hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa kasi. Kagaya mag-adjust ka sa ano eh. Sa kultura nila, sa gawa nila, sa mga procedure nila. Tapos syempre, alam nyo naman, pag dito, kahit nasabihin mo may experience ka kung saan ka man galing bansa. Baliwala yun. Di kaya nga ako yun. Na nag-culinary ako sa Pinas. Pero pagdating dito, baliwala. So unless kumuha ako ng i-challenge ko yung Red Seal or mag-back to school ako ng 6 months bago kumakuha yung Red Seal. Tsaka lang nila, ano eh. Kaya kahit sabihin mo ilang taon na experience mo, baliwala yun. Kaya nga sa kanya, sabi ko nga sa kanya, mag-school siya, mas mainam yun. Mag-school ako, di lalo ng... Hindi, yun na nga yun eh. Kumbaga, binibigay naman na sa'yo yung trabaho, ano pa magagawa mo, di, mas maganda, at least may papel ka na. Next time yun, makaisip ka man na mag-apply kasi na... Kasi ang ano nila, ang gusto nila mangyari, pagkakuha ko nito, mag-prepare ako doon sa level 2. Eh yung level 2, next time... Mas mahirap. Next time possible nga raw yung ano yun. Yung, dahil si James, ilang beses nga raw siyang bumagsak eh. Kinuha niya uli. Sabi niya, to be honest, sabi niya, ilang beses ako bumagsak din. To concentrate, ganyan, to sacrifice my time, ganyan, para lang marating. Tapos mahirap kasi, pag inspector ka, talaga ang dami nun eh. Ang dami, kasi. Yung basta-basta talaga eh. Pangalan mo yung nakalagay na dun eh. Kailangan naman sabihin ko, kasi kunin ko yung level 1, tapos yung level 2, hindi. Kailangan nga maging magkapareho kami ng supervisor kasi ang reklamo niya, hindi siya makapagbakasyon. Ay, hindi mo nakasalanan yun. Hindi raw siya makapagbakasyon kasi wala raw papalit sa kanya. Eh, nung umalis naman siya, nagbakasyon siya nung 1 week doon sa... 2 weeks. 2 weeks doon sa nakaraan eh. Ako naman yung gumawa ng mga paperworks nun eh. Hindi naman siya inspector. Siya gumawa, tapos ang ginawa lang, dinaya lang yung pirma. Pinirmahan na lang nila. Para lang makapagbakasyon. Hindi ako nagpirma. Yung printed paper, sabihin sila lang, pangalan niya. Siya mismo. Eh kung tutusin, dapat hindi. Allowed yun. Kaya lang. Dahil kailangan niya magbakasyon. Which is, maintindihan mo naman, hindi naman pwede. Lagi naman na siyang trabaho. Kaya lang, dapat. Magharap sila. Ang one point dun, ayaw nila magbayad ng malaki. Na kukuha sa labas na inspector. Hindi, gaya nung kung magbabakasyon lang naman, di ba? Ewan ko nga eh. Yung TriQuest kasi meron kaming subcon na mga inspector TriQuest. Mahal siguro. Kahit na ilang linggo lang yun. Oo, kasi namatay yung anak nung pinaka-boss namin dun. Kala, inspector yun, namatay. Bata pa inspector na yun. Oo. Yun ang kapalitan niya, di ba? Yun ang kapalitan niya. Kaso nga, namatay. Ilang taon na? 26? Parang. Close na rin sa'yo yun eh, no? Mabubait naman. Mabubait naman din yung mga kaya siguro dahil nga alam niyo naman kasi, di ba, pag yung pressure dumarating talaga, tapos... Hindi lang pressure. Pressure, pagod. Pagod. Maghahalo na. Tapos mainit pa ngayon. Kaya nag-init ulo nila. Pare-pareho kung baga, yung nararamdaman mo siguro. Eh, winter nga, parang sana doon sa shop namin kasi nga hindi pwede lumamig doon dahil yung kaya mga pintura. Kaya nakabukas yung heater. Oo, bukas na bukas yung mga heater. Kaya ang init pa rin. Ayun. Yan lang. Ayun lang. Asensya na kahit na i-share ko yung mga lang. Kaya yung frustration. Kasi may mga nagme-message din talaga sa amin. Baka daw may opening sa kanila. Eh sabi ko, pasensya na kasi tutusin nga, nagtanggalan sila nung nakaraan yung mga bago. Yung okay, yung pais eh. Nagtanggalan eh. Gustuhin man niya na gano'n ng referral, hindi rin ubra kasi nga, nagbabawas talaga. Kumuha ng 5 bago, lahat yun, nawala. Ay, isa natira sa inyo. Dalawa. Isa sa amin, tsaka isa sa kabila. So, tatlo na wala. Kayong pasensya na po kasi wala talaga for now. Sana nga. Ayun. Lalo ngayon. Kung tutusin nga, kailangan nila pero tinitipid ng kumpanya eh. Para mas malaki kita. Ganun talaga eh. Taste-taste lang. Makaka-raos din. Ayun. Minsan naman kasi trabaho rin nila. Biglang busy.
pagdating ng ano, biglang slow down parang, ng ano. Parang hindi nga kami nag-slow down ng within hindi, sabihin, hindi ka 2 to 3 years na eh. Hindi gaya no, hindi, last year, nagano kayo ng 9 days ang Pasko lang, di ba? Eh, ilang beses lang yun. Mas mainam na yun, kasi naman bawas ang araw mo, di ba? Kasi pag slow down sila, nagbabawas sila ng isang araw eh. I know. Okay lang yung regular hours lang na regular na may pasok. Darating din yun. Unti-unti. Minsan nakakapag-isip ka na lumipat pero pag ano, pag naisip mo rin naman yung kikitahin mo dun tsaka yung kikitahin mo dun sa lilipatan mo parang ayun, bago pa syempre yung laka ng diferensya. Kaya dami pa naman mga gastusin, diba? Tsaka lalo nagbabala kaming syempre magbakasyon. Not for now, pero sa mga susunod, matesting ang passport pag nag-apply na. Kailan kaya? Hindi pa dumarating certificate. Baka within this week or next week ang dating ng certificate. Para maka-apply ng passport. Nagbakasyon ko. Sasama namin guys sa aming bakasyon. Pero wala pa. Ano pa? Plano-plano pa yun. Hindi pa namin lang kung saan maganda pumunta sa ano. For sure, baka dito lang somewhere US. Para malapit-lapit. Somewhere US. So, yung mga tiga-US at po ba magandang pumunta at magandang pumasyal? Sa Arizona raw. May mga kaibigan tayo doon sa Arizona. Si Boss Ben. Boss Ben Halbuna. Si Nora Fuller. Nora Fuller. Si kaya sa California. California, ayan. Si Miss Nadine's. Dina. Palm Spring. So, paano guys? Yun lang naman. Kami magpapaalam na rin at magpapahinga. Maaga pa siya tomorrow. Lagi at bukas, try namin. Baka okay na sa Ate Carol. Baka visit kami sa hospital. Pero lagi kami nakiki-update sa kanila. Eh. So, we'll see kung okay na siya. After work, diretso na. Magkikita na ba tayo ron? O, uwi pa ako rito. Ako magdadrive, ganun. Hindi ko alam yun eh. Foothills, di mo alam? Hindi. O, totoo. Paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.